Slide, slide. Eskalanta, ano na yung eskalanta eh? So ito na yung Escalante, no? Checkpoint number 1. So ito na yung hindi ko in-expect kasi na hindi nila pupunasan yung helmet ko. Kaya tuloy-tuloy na yung pagbiyahe ko dyan. Yun yung isa sa mga failure ko dyan na hindi napunasan yung helmet. Kasi yun yung downside sa akin paggabi. Pag sobrang dumi na ng helmet ko, ang lens ko, hindi na ako makakita, no? So hindi na tayo makapatagpo ng medyo mabilis kasi nga. Huwag ka mo panyo matapos helmet. Wala good. Panyo. Ayun. Ay, naglabo na good. Nagdugang. Itapoy luwat. Hindi, sa sagwa, sagwa. Bilis ka tabi. Pinanasan ulit. Nung uli ako na nagpunas kasi ayaw talaga matanggal. Parang merong oil yung pumunas nila. So, mas lalong lumabo yung lens ko. Kaya, naano na ako dyan. Medyo na, nawawala na ako ng gana. Kasi nga, ang dumi ng lens ko. Ayan, ako nagpunas. Kahit pinipicturan ako, wala na akong pakialam picturan kasi importante sa akin yung aking lens malinis. Oh, sticker. Pero kahit ganun pa rin nangyari, mamigay pa rin tayo ng sticker, of course. Kama na, bahala ka dyan magtunga, ha? Thank you. Okay. Thank you. And so, tiniis ko yung ano ng lens ko dyan. Kaya tinry ko rin ibalik. Kasi maraming insekto na lumilipad. So, hindi ko kayang i-open yung aking lens. Pero wala akong choice, hindi ko makita. So, yung mata ko dyan talagang napupuwing sa dumi ng ano, ng mga insekto. Yan, fuel. Okay. Fuel time. Eh, tuloy lang. Pila, boss? So, ayun na yung mga ano rin. Chill lang tayo. Ayun na, bibili sila yan. Sinabi, dahan-dahan lang, pero nandyan na sila.
Yan, so Escalante, no, yung rotonda nila. Tapos napapatingin ako dyan sa ano ko, sa GPS ko. Bakit pinapabalik na ako? Eh sabi ko baka mayroon pang babalikan. Eh nung ulit tumigil ako kasi nga ayaw niya ituro kung saan ako papunta. So isa rin sa mga naging problema ko yan, yung cellphone na yan. Dapat tama talaga yung application na gagamitin mo. Ilang tigil ako eh, hanggang naabutan ako ng mga ibang feedback dyan. Okay. Okay. Ano naman karagal natin? Let's go. May dalaraw na tayo ngayon. Pero kahit ang bibilis nila ang tumakbo, hindi ako nagpano sa kanila, nagpadala-dala. Yung takbuhan ko dyan, ganun pa rin, nasa 80 pa rin. Yung importante kasi sa akin, hindi ako madulas. Yun nga lang, yung time na yan, wala na open na yung helmet ko dyan. Kasi malabo na, hindi ko na talaga makita. Kaya hindi ko talaga maiwasan magmura dyan. Dahil nga, nakakainis. Nasisira yung aking plano. Ganyan na takbuhan ko hanggang makarating ako ng Dumaguete. Putik dyan, sobra. Yan yung mga time na nadulas ako dyan. Yan, tingnan nyo. Pagdating ko dyan, after nyan, nagwabol yung R1 ko dyan. O yan, yan. Magwabol ako dyan, tingnan nyo. Yun, wabol. Nakita nyo yun? Slide. Grabe, budlas. Umuntik na tayo. Nagbubol-babol tayo. Taasan natin yung traction control natin. Ngayon, continue pa rin ako dyan. Medyo nawawala na yung putik dyan banda. Kaya yun, may dumaan na ng mga, may naabutan tayo dyan ng mga NMAX, XMAX, at saka Reader yata yan. So, nakipagabulan tayo konti. Nag-speed up tayo sa 2290 lang. Pero mabilis pa rin. So, yan. Yan yung facing namin. Yan, medyo papunta na kami ng maliwanag. Tapos yung next na video ko, nandun na ako sa Dumaguete. Tumigil na yung aking motor. Ayun. Yung time na yan, checkpoint number 2 sa Dumaguete, meron na ako naramdaman dyan. Na sa clutch. Tapos sinakbo ko pa hanggang dumating ako sa Sambuanggeta. Sambuanggeta. Yun yung pangalan ng kanilang bayan. Meron ako nakasabayan dyan na KTM 390, XMAX, at saka R3. Yan. Dyan na kami sa boardwalk ng Dumaguete. Yan, nainis na ako dyan. Kaya nabumura na ako kasi sobrang labo talaga ng lens ko. Kahit maliwanag na. Nakakainis pag ano. Kaya fuel muna ako. Kasi last fuel ko is Escalante, so Dumaguete na yan. So nagpa-fuel na ako dyan. Pula. Ayan. Pula, puta ka lang. Pula. Double time lang. Additional yung gasoline boy. Parang bingi pa, hindi makarinig. Pero after nun, nung tumakbo ako ng ilang kilometro lang, may naramdaman na ako, pero tinawagan ko na yung mekaniko ko dyan. Kung ano yung problema, sabi niya, sige lang, ituloy mo lang. Walang problema yan, kaya yan. Yun, tinuloy ko pa rin. Sabi ko, may umiingay kasi sa clutch ko. Yan, maraming naman dyan yung ano, tunog na makina. Yung clutch, ang ingay. Hanggang nung muli, parang tingnan niyo yung ano, yung aking RPM, nagbabago-bago. Kaya ulit parang paano na yung makina ko.
tangin na yan, mga girlfriend, umiilaw yung aking signal light. Nung pinigay ko yung clutch ko kasi parang pangit na talaga, namatay na yung motor. Yun, pinigay ko yung clutch, wala, shutdown na yung ano. Ayan, shutdown na yan. Nag-shutdown na siya. Ayan, nawala na yung RPM ko, nag-shutdown. Umaandar yung ano ko, display ko, pero shutdown yung engine ko. Ayan na yung last stop ko dyan. Hanggang tinula ko na. Ayan, so to be continue, no? Ayan yung nangyari sa akin sa kalagitnaan ng Dumaguete at Bayawan. So yan yung dahilan bakit ako nahuli. So sa lahat ng mga followers ko, wala tayong magagawa. Ang buhay ay wither, wither lang. To be continued. See you.